sinasabi nga natin parati dito sa Sapol, ano, pagka naintindihan natin yung issue, forewarned is forearmed. Mm-hmm. Armado tayo ng kaalaman, mas nakakagawa tayo ng tamang desisyon o akbang desisyon sa buhay. Makakapanayam natin ngayong umaga ang Executive Director ng Philippine Council for Health Research and Development, DOST-PCHRD, si Dr. Jaime Montoya. Good morning. Dr. Montoya. Yes, magandang umaga po. Good morning kay Sir Darius at kay Mama Rita. Good morning po. Thank you very much, Dr. Montoya. Sir, kayo, magpapabakuna pagdating? isang tanong. Definitely po. Ha? Definitely, magpapabakuna ako. Bakit? Sige. Paliwanagan niyo kami, Doc, para mas malinaw sa mga layman. Kasi kayo, doktor, siyempre, ibang pananaw ninyo, no? Opo. Paliwanag ko lang muna kung saan ako nang gagaling para maliwanag sa ating mga tagapakinig. Ako po ay in charge po sa Research Council. Kami po ang nagsasagawa o nag-oversee po noong clinical trials ang gagawin dito po sa ating bansa. Yun. Ako po ay isang infectious disease specialist din po. So alam ko po ang mga pros and cons sa pagpapakuna at yung mga datos ko tungkol sa COVID-19. Mm-hmm. So ako po ay inyong tatanungin, mas marami pong risk-benefit kesa risk. Wala naman po kasing gamot at wala rin bakuna na walang risk. Mm-hmm. Pero ang lagi ko po sinasabi, kapag po ang benefits outweigh the risk, lalo na po sa panahon ngayon ng pandemya, ako po mismo ay magpapabakuna. Pero tama po kayo, kasi pinapisigan po yung usapan ninyo na ito po ay voluntaryo. Kung ano man po ang dahilan ng ating mga kababayan, karapatan po nila yan kung ayaw nila magpapakuna. Pero dapat po natin isipin na pag tayo po ay nagpapabakuna at yung bakuna po ay epektibo, hindi lang po natin ginagawa ng kagandahan ang sarili natin, pati po ang ating komunidad. Dahil kung tayo po ay protektado na rin po ang ating mga kasamahan at ang ating komunidad. Yun. Ngayon, yung messenger RNA, ano po ibig sabihin ba nito? At ano yung kaibahan nito doon sa mga iba pang mga bakuna na nauna na sa mundo since 200 years ago? Oho. Yung pong messenger RNA, ito po ay bagong plataforma. Ito po ay sinatawag namin newest technology platform. Dahil po, wala pang produkto o wala pang bakuna na gumamit itong plataforma na ito sa ating merkado. So talaga pong bago ito. Pero bakit po itong dinevelop? Ito po ay base sa ating basic knowledge po sa medisina na ang katawan po natin ay gumagawa ng antibodies base sa mensahe na ginagawa ng ating DNA, no? O RNA. So ito po ang ginagawa, yung mRNA na to, ito po ang humahawak ng impormasyon na mag-uuto sa ating katawan na gumawa ng protina na mag-i-stimulate sa ating immune system para gumawa ng antibodies. So ito po yung, in simple language po, ito po yung ginagawa ng mRNA. Ito po ang nagdadala ng impormasyon para utusan ang ating mga cells, ang ating DNA na gumawa ng protina na mag-i-stimulate o gigising sa ating immune system para gumawa ng antibodies laban sa COVID-19. Dr. Montoya, ang usual po kasi ang ginagamit po, halimbawa, kung pang polio, dormant, mahina, na tapos yun ang i-injection sa'yo, para maka-develop ka ng antibodies, lalabanan yung, ano na yun, ano? Opo. Pero dormant. Pero ngayon, iba, hindi ito yung coronavirus mismo, itong ginagawa ngayon ng mga bakuna, kundi katulad niya lang, messenger lang, kumbaga, ganun ba yun? Opo. Yung mRNA, yes, katulad na sinabi ko, opo, hindi siya mismo yung virus o bahagi ng virus. Oho. Siya yung nagdadala
ng impormasyon para utusan yung ating immune system o ma-stimulate ang ating immune system na gumawa ng antibodies na laban sa COVID-19. So ang protina po na ginagawa niya ay yung mag-stimulate ang immune system natin. So ito yung bahagi o katulad noong organism o ng virus. Opo. Nagawa na po ito. Alalamanan po natin. Yeah. Dr. Montoya, nagawa na po ito sa mga ibang successful vaccines before in the past decades or several years? Katulad po na sinabi ko, ito po ay bagong opo. Technology pa platform. Lang. Bagong teknolohiya po ito. Wala pa pong gumagamit itong teknolohiya na ito na aprobadong produkto no currently as we are speaking now wala pa hong na-approve na product na doon po ang technology na ginagamit. Pero para lang po sa informasyon ninyo, hindi lang po ito ginagawa o dinedevelop para sa infeksyon. Meron na rin po mga ginagawa na katulad dito para naman sa cancer at iba pang sakit. Okay. Ngayon, ito pong EUA, ano, sa marami mga bansa, ano, nagkakaroon ngayon ng EUA, Emergency Use Authorization, ang kanya-kanya mga Food and Drug Administration, ano, kasi because of the emergency nga, this is a pandemic, global, ano po, ano pong proseso ito, marami bang na shortcut, o ganun pa rin kahigpit? Unang-una, may mga kondisyon po para mag-issue ang isang Food and Drug Administration o Regulatory Agency na tinatawag natin Emergency Use Authorization. Okay. Unang-una, kailangan may public health emergency. Ibig sabihin, meron nangyayaring problema na dala ng isang infection na talagang malaking epekto sa populasyon. Ito na yun. Ikalawa, kailangan po wala pang aprobadong produkto o bakuna laban doon sa sakit na iyon. Mm-hmm. No? So ikatlo, ito po ay ini-issue para mas maagang magamit ang isang bakuna na maaaring makatulong para makontrol ang pandemya. Mm-hmm. Ano ibig sabihin po nito? Mm-hmm. Kung may ongoing phase 3 clinical trial, alam naman po natin na kailangan matapos muna yung phase 3 clinical trial para makapag-submit ng datos ang mga vaccine developer sa FDA at then mag-i-issue ng approval, if po ang EUA o Emergency Use Authorization, pwede po silang mag-submit application kahit hindi pa tapos yung kanilang clinical trial. Ang requirement po lang ay dapat po ay mag-submit sila ng datos ng at least kalahati ng populasyon na kanilang tinetest at least 2 buwan ng follow-up ng mga nabigyan ng bakuna. Pwede na po sila mag-submit sa Food and Drug Administration para ma-issue ng Emergency Use Authorization. Pag ito po ay na-issue, pwede na sila mag-bili sa merkado, pero ito po ay effective lang during the time of the pandemic. Okay. Kapag po yung pandemya ay tapos na, they have to undergo yung normal process of registration. At ang isa pong requirement pa pala na hindi ko nabanggit, i-issue lang po itong EUA kung ang vaccine developer ay nangangako na kahit ma-issuean siya ng EUA, ipagpapatuloy pa niya ang mga hindi patapos na clinical trial para makapagsubmit ng kumpletong datos sa ating FDA. Saan po gagawin yung hindi patapos na trial, ipagpapatuloy niya? Doon kung saan bansa siya nag-grant ng EUA. Kahit saan po. Karaniwan po dyan, ay hindi lang naman doon sa bansa kung saan ginawa yung bakuna. Usually po, maraming bansang involved dyan. Tinatawag natin ang multi-center or multi-country trial. Sir, babalikan ko yung EUA mamaya, no, kung anong timeline yan dito sa Pilipinas in our case. Pero meron lang ano, no, kasi kababasa ko, ewan ko kung na-overread ko na nga ito, baka sobra nang binabasa ko. Meron mga, yung mga sinasabi, ito mga agam-agam, ito mga basic fears, ito raw mga, ano, mga most frequently asked questions, ano, tungkol dito sa mga iba-ibang bakuna lumalabas. At anong mga symptoms na na-experience? Oh, meron daw mga ganun, mga symptoms. Nag-test. Oo, meron daw ininiksyonan siya na
namaga, nagkalagnat siya, mga ganyan-ganyan. Oh. Ano? May mga ganong lumalabas. Pero, on the other hand, hindi naman sinasabi kung ang iniksyon sa kanya ay yung totoong bakuna o yung placebo. Parang yun nangyari raw sa AstraZeneca. Hindi naman sinasabi kung yung mga nagkasakit nung ininiksyonan ay placebo lang. Kumbaga, hindi naman totoong vaccine yung kanila. Ganun po ba talaga, Dr. Montoya, ang protocol dito sa buong mundo? Hindi aaminin nung nagre-research. At hindi rin alam nung nagbibigay at hindi rin, test. Hindi rin alam naman nung pasyente kung totoo yung bakuna na tinanggap niya or placebo lang, di ba? Opo. Again po, no, salamat po sa tanong. Iliwanagin ko lang po ang proseso ng pagkagawa po ng clinical trial. Yes, okay po. Pag tayo po ay gumawa ng clinical trial, pangkalahatan po ito, lalo-lalo na kung wala pang gamot na available sa merkado para sa sakit o bakuna para sa sakit. Ito po ay kailangan ikumpara sa tinatawag na placebo. So, ano ibig sabihin po dito? Kalahati ng populasyon ay bibigyan nung aktibong bakuna. Mm-hmm. Yung kalahati naman po ay bibigyan na tinatawag na placebo. Ibig sabihin po, kamukha siya noong bakuna sa itsura. Mm-hmm. Pero wala po siyang laman na aktibong sangkap. Mm-hmm. So parang walang binigay sa inyo. Tubig lang, kumbaga. Bakit sa akin ginagawa ito? Dahil para mabawasan o matanggal ang bias po. Bias mula sa binibigyan at bias din mula doon sa nagbibigay at sa mga doktor na mag-aanalisa ng datos. Uh-huh. Meron po kasing sinatawag natin placebo effect. Ano po yon? Uh-huh. Ang placebo effect po kasi, pag sinabi sa inyo, bibigyan kita ng bakuna, maigi po ito. Uh-huh. So tumanggap ako. Uh-huh. Pwede itong efekto nito sa ating pag-iisip, ay ito ay magaling. Dapat magaling ito kasi ito ay bakuna. Uh-huh. So kahit ako may nararamdaman, magsasabi ako na wala akong nararamdaman. Mm-hmm. O sa opposite naman po, may tawag ako dyan, pero kahit wala akong nararamdaman, sasabihin ko may nararamdaman ako. Ganun po ba? Uh-huh. So para matanggal po yan, mm-hmm, kailangan sinatawag na blinded o hindi alam ng volunteer at ng nagbibigay kung ano yung pinibigay sa kanya. Mm-hmm. Now, doon po sa sinasabi nyo na hindi sinasabi ng kumpanya kung ito ba placebo. O ito yung placebo, o ito yung bakuna. Uh-huh. Pag nag-aaral po kasi blinded. Mm-hmm. Pero kapag may nangyari po na adverse effect, halimbawa, meron po nagkasakit bigla o na ospital, ang gagawin po ng kumpanya, i-unblind. Kailangan i-reveal nila kung yung bobo ay pasyente na nakatanggap ng bakuna o nakatanggap ng placebo. Mm-hmm. Kasi yan po ay kasama sa kanilang pag-aaral para malaman kung yan po ay directly related to the vaccine. Mm-hmm. At kung yan po ay directly related to the vaccine at grabe po yung epekto, pwede po yung ipatigil mm-hmm ng FDA na nagsusupervise po ng trial. Mm-hmm. Pero ang nangyari sa AstraZeneca, ano po ba? Nagkusa silang huminto? Opo, kasi po, yan po ay discretion ng vaccine developer. Karaniwan po, kapag merong severe reaction na nakita, kahit hindi pa nila alam kung anong dahilan, ipatitigil muna yan nila para mapag-aralan muna kung ito ba dahil sa bakuna o hindi. Kasi siyempre po, nag-iingat din sila. Baka po ipagpatuloy nila, dumami pa lalo. Uh-oh. Yung ganoon. Kung yan ay kinalaman sa bakuna. Pero Dr. Montoya, tama ba yon na headache at saka fatigue kasama na sa severe adverse reactions? Headache lang daw at fatigue? Kasi may mga ganoon, natatakot lang ma-iniksyonan, kaya May classification po yan. Opo. Usually po, ang sinasabi natin severe po yan kung naapektuhan po ang day-to-day activities nyo. Halimbawa, kung kayo ay sumakit ang ulo, mm-hmm, depende po yan. Meron po sakit ng ulo na, may sakit ng ulo ako, pero okay lang, nakakagalaw pa ako. Pero kung yan po ay dahilan para kayo matulog o magpahinga at hindi kayo makapagtrabaho, yan po ay kinakonsider na pwede severe. Severe na yan. Na yan. Oho. At habang tinetesting ang bawat mga ganyan, nasa clinical test, tinututukan po sila ng mga nag-administer
day to day. Kasama po yan sa requirement. In fact po, yung right after na bakunahan, hindi mo na yan pinauwi. Inoobserbahan po yan ng at least 1 hour or more. At kung okay, pauwiin. Tapos po, araw-araw, pinapalo up po yan. At tinatanong ko meron silang nararamdaman at nililista po yan at nire-record. Bukod pa po yan, doon sa tinatawag na unsolicited report. Ibig sabihin, kahit hindi ako tawagan, ako ang nagtusa na magsabi na may nararamdaman po ako. Mm-hmm. So pwede din pong ganon. May pinipirmahan po ba, Dr. Montoya, ang mga volunteers na non-disclosure? Kasi parang kung sino-sino na lang ang naririnig natin na, ay, kailangan malaman ng tao na ako nagkaroon ng adverse reactions. Oo. Natatakot tuloy mga tao sa mga ganon eh. Meron po ba silang pinipirmahan na non-disclosure? Opo. Linawin ko lang po, no, kapag po trial o clinical trial o pag-aaral o yung lalawin sila sa clinical trial, meron po informed consent. Tasama po sa informed consent ang katunayan na naintindihan nila, napaliwanagan sila kung ano po yung bakuna, ano yung maitutulot sa kabutihan, ano yung mga possible side effects. Kung sila ay magkaroon ng side effect, ano ang pwede mangyari, anong pwedeng gawin sa kanila. At pwede po silang umalis o hindi na sumali sa clinical trial at any point for whatever reason. They can withdraw po. Karapatan po nila yan. Opo. Isa pa pong question, Dr. Montoya. Yung VCO po, continuing po ba ang test, yung virgin coconut oil sa DOST? Yung pong pag-aaral sa community, natapos na po. Pero meron pa po kami mga ibang trial na gagawin kasi ang sinasabi lang po dyan, nung resulta ng ating clinical trial na ginawa sa Laguna ay napapaikli niya ang panahon na may sintomas yung mga may COVID-19 at mas maaga po ang pagkawala ng kanilang sintomas. So mas mabilis po ang recovery nila. Ang galing, ano? Balikan ko lang yung EUA as a last question, Dr. Montoya. I know you're very busy. You're always in demand, you know, almost every day. Ito po, trabaho po namin. Opo, opo. Tapaw na po namin to, opo. Ngayon, yung EUA, going back to that, ano po ang timeline dito sa Pilipinas nito mga kausap na ng gobyerno natin, ng mga suppliers ng vaccines? Yung sa EUA po, katulad na sinabi nyo, meron itinakda ng proseso ang FDA tungkol dyan. At katunayan, iniintay lang nila ang issuance ng presidente ng executive order na issue na po. So, ilalabas na po yung proseso ng EUA, I think early next week po, mga Monday o Tuesday po, sa pagkakaalam ko sa ating FDA. At yung po ipaalam sa lahat ng developer. Now, pwede na po sila mag-submit kung sila po ay na may tatos ng handa at sila ay may EUA na sa kanilang home country. Katulad halimbawa, ito pong Astra na issue na po ng EUA ng Inglaterra. Strictly speaking, pwede na sila mag-submit ng EUA. Ah, sorry pa na, hindi pa na Astra. Ano po? Sorry. Pfizer. Pfizer, opo. Yung Pfizer po, inaprubahan na ng FDA na Inglaterra. Sorry po, dahil sa dami ng naaprubahan na. Pwede na sila mag-submit for EUA sa ating bansa. Halimbawa. Opo. So, tapos dito, ngayon, kung mag-submit sila, halimbawa, next week, how soon ang ano po nito, ang approvals naman natin, and how soon we'll pwedeng i-market dito or i-test na nila rito or mag-mass vaccination na? Opo. Well, yung sa FDA nga, katulad sinabi ko, ilalabas nila yung proseso, pati yung timeline. Pero sa pagkakaalam ko po, ay ito ay mabilis. So, mga around 40 days po ito. Depende po yan sa kung gaano kakompleto yung datos nila at kasi pag-aaralan pa po yan ng vaccine expert panel at ng mga eksperto natin sa FDA. Did you say 60 days, doctor? Pag yan po ay nagsawal ng EUA, pwede na po yan ipagbili sa merkado basta nandyan na po yung supply at pwede din pong bili ng ating pamahalaan kung kailangan. Did you say 60 days, Dr. Montoya? 40 days. So we can say that by late January or early February, nagkakaroon na tayo ng mga mass vaccinations kung sakali. Ah,
alam niyo po kung ibig sabihin ng mass vaccination milyon. Ay, baka hindi po kaagad-agad na gano'n. Depende sa supply na kaya nilang ipagawa. Kung kayo ng EUA, ibig sabihin pwede kayo magbilis sa merkado. Pero alam naman po natin na hindi gano'ng kabilis dumating din ang supply. Nakapila po tayo. So depende po yan. Maraming salamat po, Dr. Montoya. Thank you sa tiyaga ninyo magpaliwanag. Napakalaking bagay po kasi nito para sa ating mga kababayan, sir. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon. Ito po ay aming tungkulin na bigyan po na impormasyon ng ating mga kababayan. Kasi alam po marami pong agam-agam. Pati po ako, meron din ako mga agam-agam. At kailangan na po natin maintindihan kung ano po ang mga bakuna na ito, ano po yung mga benepisyo. At maglulunsad po ng programa para ma-inform po lahat ng ating mga kababayan tungkol ito. Okay. Mabuhay po kayo. Dr. Jaime Montoya, Executive Director ng Philippine Council for Health Research and Development ng Department of Science and Technology. It's a